today on the show, we have some good, uplifting, and inspiring stories for you. Panibagong araw na naman po sa ating paboritong programa at panibagong simula naman daw po sa Pilipinas. Ito ang mga balita mula sa Balita. Mr. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, magandang hapon sa iyo at mukhang lahat ng tao ay nakangiti, full of hope, full of new message mula sa Pilipinas. Ano ba itong mga story na ito? Oo, no, Janelle, magandang hapon sa inyong lahat. 40% po, no, sa latest tally ng COMELEC, ang nagsabi po na nagbumoto po kay Senator Noynoy Aquino at dineclare na po natin dito, no, na siya na nga po ang landslide winner over his opponent. And this is the Matrix tally coming from the Philippine Consulate in Los Angeles. Let us talk about this, Ronnie. Sa Pilipinas, ang nanguna pa rin sa pagka-vice pangulo ay si Mayor Binay. Oo, according to an official report from a so-called Council of Pastoral Churches for Responsible Voting, ano ho, ang sinasabi nila si Mayor Jejomar Binay of Makati is leading by 786,768 over Senator Marrojas. But that is the one in the Philippines. Dito naman sa LA, we're talking about the matrix results of tally from the Philippine Consulate in Los Angeles. Vice President na nanalo dito is si Marrojas. Oo, natapos na ang bilangan, ano, ang nirelease na nga ng Philippine Consulate. Ang nanalo na nga, bukod si Senator Noynoy Aquino for President, si Senator Marrojas naman ang nangunguna dito sa Philippine Consulate as far as Filipino-Americans and dual citizens na bumoto po dito sa sa jurisdiction ng Philippine Consulate that includes New Mexico, Texas, and Lower Nevada. All right, and pag-usapan din natin ang tungkol naman sa Senate list na nangyari mula din dito sa Philippine Consulate in Los Angeles. True. Ito yung mga nangunguna for us, no, si Senator Drilon, Defensor, and other names that we're seeing now dun sa matrix tally. That's true. Except for yung talagang list naman sa Pilipinas, ano, ang naka-include dito sa ating Philippine Consulate listing na nangunguna sa Senate race ay ang included dyan ay si Defensor Drilon Espinosa at yung tinatawag na mga ibang kandidato na katulad ni Nanette, itinan natin din sa ating listahan, ano, Janelle, mm-hmm, yung KBL candidate na si Nanette Espinosa, pero okay, sa listahan sa Pilipinas ay wala yan. Okay. Si Lisa Ondiveros, wala rin yan sa Pilipinas, no? Pero dito kasama sa ating top 12. So nakikita natin, iba ang pagboto ng mga kababayan dito sa Amerika, or at least in Los Angeles, at iba yung pagboto ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Pero one thing they agree on, panalo si Senator Noynoy Aquino bilang susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas. And because of that, Ronnie, moving on to other news, he has already made promises na lilinisin niya yung government. Ano pa ba itong mga pinangako niya? Oo, sinabi niya, no, kasi ang kanyang platforma ay wala raw corruption, no, at habulin niya mismo itong outgoing president na si Gloria Arroyo sa kanyang sinasabing pandaraya daw nung siya ay nanalo noong nakaraang eleksyon. At alam naman natin, may tinatawag na ZTE Communications, Telecommunications from China, nung nakunsaan na ang sabi dati ni Jejomar Binay na si Presidente Arroyo daw lumipad mismo sa China but without the formal arrival procedures that are normally accorded to presidents. Okay. Ang sagot, ito daw mukhang corruption din daw yung isa na yon. Ang sagot naman ni outgoing President Gloria Macapagal Arroyo, handa siyang humarap sa mga kasong ito. And siya din is also basking in victory because apparently nanalo din siya ng congressional seat sa kanyang lalawigan ng Pampanga. Totoo yan, Janelle. Ano, nilampaso niya ang kanyang mga kalaban by like mga almost 200,000 votes yata sa Pampanga, no? Sa Sasmuan, sa Porac, sa Lubao. Although ito yung mga affected areas dati naman pinatubo eruption, ano, yung mga lahar-lahar dyan. Pero yun na nga, ang sinasabi mo, si outgoing President Arroyo ay siya ang magiging congresswoman dito sa mga bayan na ito sa Pampanga. Okay. At tinitinan natin kung ito ba yung magkakaroon ng maging prime minister kung magkaroon ng change in the charter change government. Okay, Ronnie, so pasok ang pangalang Aquino, pasok ang pangalang Arroyo, pasok din ang pangalang Marcos, Imelda Marcos, nanalo din sa nakaraang eleksyon. Does this mean daw na napatawad na ba ang mga Marcoses
ng ating mga kababayan. Alam mo naman ang Ilocos, ano, kung saan dito tumakbo si dating former First Lady Imelda Marcos, ano, taga Leyte siya, alam naman natin, pero tumakbo siya bilang congresswoman ng Ilocos Norte. So siya ang magre-represent sa kanyang mga kababayan, actually ng kanyang the late husband, ang dictator na si Ferdinand Marcos. Nanalo nga siya, ano, at hindi lang yan nanalo. Ang governor ng anak niya si Aimee nanalo rin, at Senator Bongbong Marcos. Okay, interesting political landscape ngayon. Yung mga players, old and new, nandyan, Aquino, Marcos, Arroyo. New name naman ngayon, Manny Pacquiao, nanalo din, knockout victory sa kanyang tinakbuhan sa Sarangani. That's true. 3 years ago, tumakbo siya, no? Natalo siya, no? Sa ibang bayan, no? General Santos. Ngayon, lumipat siya sa Sarangani. Nilampaso niya yung si Roy Chongbian. At siya na nga ang landslide winner. At ang magandang balita natin, Janelle, at sinasabi niya, in-announce niya na payag na siyang lumaban kay Floyd Mayweather Jr. At ang tinatalaga yatang date dyan is November 13 this year. Mukhang maglalaban na nga yung dalawa para maisete na natin kung sino ang best pound-for-pound fighter in the world. November 13 sa Dallas Stadium or MGM Grand sa Las Vegas. Yan naman ang gustong marinig ng ating mga kababayan and all boxing aficionados worldwide, Manny Pacquiao and Floyd Mayweather Jr. Sana nga matuloy na. And thank you so much for sharing those stories with us today on the show. Maraming salamat, Ronnie Ligo. Maraming salamat po sa inyo. If you want more information, log on to their website www.balita.com, and also don't forget to pick up your copy of Midweek and Weekend Balita. We have immigration update for you when we return. Don't go away.